Dalangin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng pagpapatawad at awa mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkalubong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ay pinaaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo ay sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro sa kasa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago sa kasa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihan ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat
tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako ay naging apostol. At hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan, kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang iyon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro at lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nananangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok,
hinagkan at pinahira ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kanong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, guro? Sinabi ni Jesus, may dalawang taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 dinaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasa ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya, ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan at ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad sa, ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang inyong katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, sa ating banal na misa para sa araw na ito, higit sa lahat ang ating mga pagbasang napakinggan ay nagpapatungkol sa isang bagay. Ang kabutihan ng Diyos ay wagas. Kung meron man pong isang bagay na gusto kong maalala po ninyo sa pagdalupunin niyo ng banal na misa na ito, tandaan po ninyo na ang kabutihan ng Diyos wagas. Magandang simulan po ang ating pagninilay sa tanghaling ito sa simpleng katanungan. Sino po sa inyo ang nakasakit na ng inyong kapatid o ng inyong kaibigan? Marahil tayo pong lahat nakasakit na ng kung sino man. Pero ang magandang tanong, sino po sa atin dito ang handang magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin? Meron po ba? Meron po bang magsasabi na pagkatapos ng misang ito, tatawagan niya yung kanyang kaaway at sasabihin niya, oh, nagsimba ko sa Quiapo. Ang sabi nung matabang pari, magpatawad daw. Kaya pinapatawad na kita. Meron po ba? Kasi kung gagawin po natin iyon, baka po hindi yun totoong pagpapatawad. Baka hindi po yun ang tunay na pagpapatawad. Dahil ang tunay na pagpapatawad ay isang proseso. Minsan, kumukuha ito ng oras at panahon.
Pero ang paalala sa atin sa araw na ito, buksan natin ang ating puso na tayo ay makapagpatawad. Pero ang tanong, bakit ba natin kailangang magpatawad? Ano ba ang nakukuha natin sa pagpapatawad? Meron tayong lahat na kakayanang magpatawad dahil tayo rin ay nakararanas ng pagpapatawad mula sa Diyos. Tayo din ay nakakaranas ng awa mula sa Diyos. Tayo din ay nakararanas ng pagmamahal mula sa Diyos. Kung tayo nga, sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga kahinaan, patuloy tayong pinapatawad. Tayo pa kaya na may pagkukulang, may pagkakasala, bakit hindi natin mapatawad ang ating kapwa? Mga kapatid, ang pagpapatawad ng Diyos sa atin ay hindi natin isang karapatan. Baka kasi minsan sinasabi natin, humingi na nga ako ng tawad, dapat patawarin niya ako. Lumapit na nga ako sa mahal na pong Jesus Nazareno, dapat mapatawad niya na ako. Nandoon lagi ang pagpapatawad ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero hindi lang sana natin makita yon bilang isang karapatan, kundi makita natin yung pagpapatawad na tinatanggap natin nagmumula dahil lang pag-ibig ng Diyos, wagas. Ang pagpapatawad ng Diyos sa atin, nakakamit natin dahil ang kanyang pag-ibig, wagas. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, patuloy tayong pinapaalalahanan. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagkakasala, lagi tayong pinapatawad ng Diyos. Dahil ang kanyang pag-ibig sa atin, wagas. At kung ganoon na lamang ang pagpapatawad at pag-ibig sa atin ng Diyos, marapat lang din na buksan natin ang ating mga sarili, buksan ang ating mga puso, buksan ang ating kalooban, upang din tayo'y makapagpatawad sa ating kapwa. Kaya ba nating magpatawad? Mahirap. Masakit minsan. Pero ang pagpapatawad, ipinagkakaloob dahil may kakayanan din tayong umibig. At ang pag-ibig, tandaan natin, wala dapat pinipili. Dahil ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay para sa lahat din. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mabuksan ang ating mga puso, ang ating kalooban, upang tayo'y maging mapagpatawad at magpatawad kagaya ng pagpapatawad at pagmamahal sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pananalangin, ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpapakita ng mapagmahal na habag sa kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Ang ating pong panalangin, kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maipagpapatuloy
ang gawain ni Jesus sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad, ang mga taong magkakatunggali naway humantong sa mapayapang pag-uusap. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tayo naway maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan, ukol sa kapwa, at huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may sakit at iyong mga nag-aaruga sa kanila, naway makadama ng mapagpagaling na presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng nagmamalasakit na Kristiyanong komunidad. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Iyong mga pumanaw na sa buhay na ito, naway patawarin ni Jesus na ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Lubhang mahabaging Ama, itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak na nagmamahal sa amin at inialay ang kanyang sarili para sa amin. Siya na ang mapagpatawad na tagapagligtas na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsepo muna. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalan mo ako, Panginoon Kristo, para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Wala kong dapat ikaw.
pagkabagabag ng kalooban. Upiliin ko man, maligaw ang pag-ibig. Tawagin mo at akayin pa uwi. Ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikapangamba. Anuman. Mga paalala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Maraming salamat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto o ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.